nakita ko talaga to, sobrang na-excite na talaga ako na bihisan siya. Kasi... Charlene. So for today's video po, i-share ko po sa inyo kung ano po yung mga na-prepare na po naming newborn essentials para po sa aming magiging baby. So mostly po ng mga nakikita niyo po dito ay nanggaling po ito sa aming baby shower / gender reveal. So regalo po halos lahat dito. Konti na lang po yung mga pinamili namin para po kay baby. Pero hindi pa po ito kumpleto kasi may mga importante pa po akong hindi pa nabibili para po kay baby. And i-share ko rin po yun sa inyo. Alright guys, so simulan na po natin. So ngayon, mag-start muna po tayo sa mga damit po ni baby since yun po yung pinakamaraming na regalo po sa amin during our baby showers / gender reveal. So tips ko lang sa inyo guys, gumawa kayo ng gift guide sa baby shower nyo or sa gender reveal nyo kasi kami, ang ginawa namin, sa invitation namin, meron kaming kasamang gift guide which is nandun nakalagay kung ano yung mga ireregalo kay baby para hindi sila magkapare-pareho. So, ilalagay ko na lang sa description box below kung ano yung link ng video kung paano kami naghanda and yung vlog namin during our baby shower / gender reveal. So, ang nakakatuwa dito sa mga damit ni baby, hindi pare-parehas yung mga sizes ng mga damit ni baby. Mostly sa baru-baruan, yung talagang nilagay ko. Kasi sabi ko, okay lang naman na maulit yung baru-baruan since kakailanganin talaga yun ni baby, lalo na pag newborn, talagang madumihin palagi nagpupup, lagi nagsusuka. So, for me, sabi ko, okay lang na maulit siya, okay lang na madaming magregalo ng baru-baruan. And nilagay ko doon, 0 to 12 months, yun yung nilagay ko na baru-baruan at saka sa mga damit ni baby. Like yung mga onesies, ganyan, pajamas, shorts, ganyan. So yun yung mga nilagay ko. And isa pa, nilagay din namin doon na dapat neutral colors lang siya kasi hindi pa nila alam yung gender. Since gender reveal / paper shower na siya, pinagsabay na kasi namin. So, hindi pa nila alam yung gender. So, mostly talaga dito, lahat ay yung color niya, neutral talaga. So, okay lang siya na gamitin for baby boy and for baby girl. So, pag nagkaroon kami ng second baby, pwede rin siyang magamit. So, naging practical na rin talaga pati during our baby shower / gender reveal. So, mag-start tayo po dito sa mga sinasabi nilang baru-baruan. Okay? So, ayan. So, itong baru-baruan na to, regalo lang din to sa amin. Meron tong 3 types ng baru-baruan. So, first, syempre, yung parang sando type na baru-baruan. Ayan. Yan mo siya. Ayan. Meron po ditong detalye. Meron din pong ibang isa pang klase nito na parang dibotones or di-clip siya. Pero, ito po yung talagang mas kilala yung detalye. So, yan. Meron din po yung kasamang t-shirt. Actually, set po yung mga regalo eh. May kasama rin po siyang short sleeves na parang yan. T-shirt siya. Short sleeves. Ayan. Tapos, meron din pong long sleeves. Ayan. Yung mga niregalo po sa amin, ang nakakatuwa po dito, iba't ibang klase po yung tela na natanggap po namin. Mga mommies, pasyensya na. So, medyo hinihingal na po tayo sa ating pagbablog. And then, maliban po sa mga damit na to, meron po itong kasamang pajamas. Ayan. And then, meron din siyang kasamang shorts. Ayan. Diba? Ang cute, no? So, tips ko lang sa inyo, mami, pag numimili po kayo ng mga baru-baruan, huwag po talagang newborn size lang. Piliin niyo po yung set na 0 to 12 months, yung mga ganon. Or, bili lang po kayo ng 6 pieces, ganyan, or 1,000. Huwag po sobrang dami. Kasi po, kakalakihan po talaga agad yun ng ating baby. Sabi nila, 2 to 3 weeks lang yung newborn na binili nyo for baby, ay talagang saglit nyo lang magagamit. So, kaya ako, yun talaga yung nilagay namin sa invitation namin. And yung mga iba namin binili na damit, ay talagang 0 to 12 months po talaga. So, aside po dito sa mga baru-baruan, share ko din sa inyo yung binili naming baru-baruan na merong design naman. Kasi gusto namin
namin na kahit papaano, kahit nasa bahay lang si baby, may ibang-ibang klase siya ng damit, may ibang-ibang klaseng pangbahay. So, bumili kami din ng baru-baruan na mayroong design. So, ito siya. Ganyan siya. So, tatlong klase rin to. Merong long sleeves. Cute, diba? Merong short sleeves. Yan, yung t-shirt niya. And then, meron din pong, ayan, parang sando type. Yan. So, ang cute. May partner din po itong mga shorts and pajamas. Yan. Na meron pong design. Ayan. Para kahit nasa bahay siya, pag gusto niyong picturean, ganyan, pwede niyo siya suotan na ganyan. Tapos, meron din po yung sando. As in yung sando lang pala. Ito, medyo malaki na to, hindi na to pang newborn. Pero at least, nakabili na kami, nakapaghanda na kami para kumpleto na yung gamit ni Kate. Siyempre, meron din siyang jacket na may hood. So, ba, magpapacheck up si baby or lalabas lang kayo, ganyan, magmumol, pwede niyong gamitin yan. Okay, so after po dun sa mga baru-baruan, meron din po tayong biniling onesies. Ayan. So, itong mga onesies na po ito, ano na po to, 0 to 12 months. So, makikita nyo po, hindi po pantay-pantay. Iba-iba po yung sizes niya. So, yun na po yung binili ko para to make sure na kahit kalakihan po ni baby, meron na po akong iba't ibang klase ng sizes. Maliban po dyan, may mga onesies na rin po tayo na colored. Design na rin po yun. May design na po siya. Galing po sa mga regalo ng ating baby shower slash gender reveal. Ayan. So, ito pong nasa harapan, ito po talaga yung newborn size. Ayan. Ganyan po. Ayan. Cute-cute, diba? Skin, ang cute po talaga ng mga newborn size na damit ni baby. Ayan, oh. Sobrang cute. Again. Ayan. Ito mga galing sa partners to. Ayan. Diba? Ang cute. Sobrang cute ng mga onesies ni baby. Sobrang na-excite na talaga ako na bihisan siya. Kasi swag baby nga po ang tawag sa kanya. Since ang magiging pangalan po niya ay mag-SW. And then ako po is Antonio Guevara. Yung aking husband is Guevara. So, swagger boy. Swagger baby. So, meron naman po tayo dito. Onesies pa rin. Pero 6 to 12 months na siya. Ayan. Ang cute, diba? Sobrang actually, itong si Daddy pumili nito eh. Si Daddy Larry pumili nito. Kasi, meron siyang design na boat dito sa harapan. Tsaka dito. Ayan. So, ito, set na to. Kung makikita nyo, open ko ha. Meron na siyang bodysuit, bib, hat, tapos merong mittens, all-in-one na frog suit, tapos frog type na onesies, tapos may vest, meron ding cardigan, tapos meron ding pajama. So, ang maganda dito, 6 to 9 months siya. Ayan po, ang cute, di ba? So, mayroon ng bib, may mittens, ayan, may bonnet, ayan. Tapos dito naman sa kabila, ganun din, meron siya. Ito yung frog type na parang onesies. Ayan. So, ito yung nakakatuwa na nabili namin na set na. And then, meron din tayo ditong pang check-up niya. Isang t-shirt na may pajamas, na may design. So, ayan. And then, syempre, part din ng mga damit ni baby, kailangan ni baby ng bib. So, binili ko lang tatlong piraso muna. Kasi, hindi ko pa sigurado if si baby gusto niya ba na may naka-bib sa kanya. Kasi mostly na sinishare sa akin na nakikita ko, yung ibang baby ayaw talaga ng may bib. So, ina-try muna natin kung si baby, hindi ba siya maiilang pag may bib siya. And then, bumili din ako ng colored na bib. So, may blue, may green, may yellow. So, yan. Meron pa akong isang klaseng binili na bib na talagang favorite ko din. Kasi, ayan o, ito o. Ayan. Nakaiba siya, diba? Iba yung design niya. And then, di-clip lang din siya dito sa likod. Ayan. So, i-open nyo lang na ganyan. Tapos, ayan na. Sobrang cute na, diba? Ayan. So, next po natin yung mga mittens, bonnets, and yung
kami na plain white. Ayan. May nagregalo din sa amin na isa pang klase ng mga mittens. So, meron kasi dito yung mittens na the garter rice, itong binili namin, garter rice talaga siya. Sabi kasi nila, mas maganda daw yung garter rice kasi hindi daw basta-basta malalaglag sa kamay ni baby. So, ayan yung garter rice. And aside from that, bumili rin tayo ng mga may design, syempre, na mittens. Sobrang cute kasi. Para magmamatch lang din sa outfit niya. Ayan o. Oh. Ang cute, diba? So, set na to eh. Mura lang din yung nakuha namin. So, yung mga design ng damit ni baby, kumuha rin ako sa mga mittens na ganun din yung design. Ayan. So, pwede natin siyang outfitan ng iba't iba. Syempre, meron ding colored na mga bonnets. Ayan, may bonnets, may mittens, and may boots. Bumili rin kami niyan kasi para din matchy-matchy dun sa mga outfit niya kahit nasa bahay lang siya. So, yan. Move naman tayo sa mga socks ni baby. Meron lang tayo dito mga iba't ibang design ng socks. Regalo rin to sa amin. And this one. Cute, diba? So, sabi kasi nila, mas maganda daw na bilhin kay baby is socks. Kasi daw, mas magagamit yun kesa sa shoes. Actually, yung shoes ni baby, ito, isa lang. Isa pa lang yung shoes niya. Niregalo lang din sa amin. And si, ano to, 6 to 9 months siya. Yan, ang cute, diba? So, pang-picture na lang muna to ni baby. Kaya, ang lahat ng mga pinabili ko talaga, halos lahat, socks. Kasi yun daw talaga yung maganda. Dito naman tayo sa kanyang receiving blanket. Ayan, meron tayong dalawang klase ng receiving blanket. So, ito yung kapag ibibigay na sa inyo si baby, dapat meron kayong receiving blanket. Tapos, meron din tayo dito swaddle blanket. Ito, muslin type 2 eh. Meron pa kasi akong isa pang in-order na de-zipper siya na swaddle. Yung hindi ganun lang. Sobrang madali lang. Kasi sabi nila, sa swaddle daw, si baby mahaba yung tulog kapag naka-swaddle siya. Kaya, itatry natin kay baby kung sa kanya effective din yun. Kaya, binili ko lang muna dalawa. So, ang binili ko muna, muslins. Kasi itong muslins, pwede nyo itong magamit. Birth cloth. Pwede rin siyang pag nagpapadede kayo, pwede rin siyang nursing cover. So, yan. Kaya, muslins muna yung mga binili ko. And maganda kasi ito, hindi ko lang kainit. Aside from that, syempre, dapat meron tayong lampin. Ayan. Meron lang ako dito 12 pieces na lampin. Ito, pwede na rin itong gamitin pang birth cloth or pamunas kay baby. Yan. Pwede nyo siyang gamitin. So, may kasama to na diaper clips. Ayan, no. Ayan, nilalagyan lang kami nito. So, bumili na rin ako para si baby hindi siya palagi naka-diapers. Kasi nga, ayoko rin magka-rashes siya. So, siguro pag aalis lang or sa gabi, pag magtulog, naka-diaper siya. Pero pag umaga naman, ganyan, gusto ko nakalampin siya para hindi siya mag-rashes. So, mag-move naman tayo sa mga bath essentials ni baby. Dito muna tayo sa kanyang bath towels. Ayan, ito niregalo sa amin to. Sobrang cute, oh. May swag baby na nakalagay. Siyempre, maliban sa bath towels, meron tayong hooded towel din. Bumili tayo ng hooded towel. Ayan. Parang yung tela niya yung mainit. Yung pang towel talaga. Siyempre, sa mga bath essentials ni baby, meron din nagregalo sa amin ito. So, ito yung nilalagay sa kanyang bathtub. Papakita ko na lang to sa inyo ng separate para makita nyo kung ano yung itsura niya. And then, meron din tayo ditong mga, syempre, shampoo, bath wash ni baby. So, regalo din to sa atin. Baby shampoo na setup peel. And then, may lotion din. And fan. Baby shampoo, lotion, powder. Pagka meron kayong newborn baby na, hindi nyo pa sigurado kung saan magiging hiyang si baby. Kung anong product magiging hiyang si baby. Kaya, meron akong dalawang klase na dito. Dapat ang bilhin nyo muna yung mga maliliit lang muna. Ito kasi regalo siya, pati yung Cetaphil. Maliliit lang muna yung bilhin nyo kasi hindi nyo pa sure kung magiging hiyang si baby dun sa product na yun. So, you have to make sure na yung mga bibilin nyo, dapat nag-try na ni baby and hiyang na si baby doon. Kaya, yan lang muna yung meron ako. So, regalo kasi siya. So, hindi na ako bumili. Tatry ko muna yan kung ano yung magiging mas maganda at magiging mas hiyang si baby. Next, dapat meron din tayong baby wipes. Ito. Ayan. So, aloe vera
baby wipes to eh. Hindi ko rin sure kung hiyang na si baby dito, pero alcohol free kasi siya, kaya ito na rin yung binili ko para i-try din kay baby. Kasi ang ginagamit ko talaga sa skin ko, aloe vera, Jeju aloe vera. Siyempre, dapat meron din tayong cotton and alcohol, yan. Dapat meron tayo niyan. Next, ito, changing pads. Yan. Iba tawag dito feet protector, ganon. Pero, yan, change, sabi nila changing pads daw yung tawag dito. Next, bumili lang ako ng cycles na detergent. Mild detergent kasi to. Ito yung mga sinuggest talaga nila na dapat bilhin. Para talaga siya sa kay baby. Hindi kayo pwedeng gumamit ng mga malalakas yung amoy na mga detergent. Kasi nga, pwedeng magka-rashes si baby. And then, meron din tayo ditong advent na baby bottles. Ito, regalo lang din to. Dalawang klase lang din muna siya. Ayan o, ang cute, diba? So, ang planning kasi talaga na mag-breastfeeding, kaya hindi na ako bumili ng baby bottles. Regalo lang talaga to sa amin. Pero at least meron, kung halimbawa hindi pa ako magkaroon ng milk, at least pwede tayo mag-formula milk, may pagbabadaminan tayo. Pero, I suggest, huwag muna kayong bumili ng maraming baby bottles if talagang goal nyo or iniin nyo talaga na mag-breastfeeding. Sabi rin sa akin, kahit walang gatas yan, kailangan aralin mo yung proper latch na tinatawag, kung paano mo papadidiin si baby para magkagatas ka. And aside from that, kailangan mo kumain ng mga masustansyang pagkain, yung mga masasabaw, malunggay, ganyan. And kailangan mo rin uminom ng mga supplements na malunggay, mga ganun, vitamin C, ganyan. Kailangan mo yan. Ako yun talaga, kaya hindi na ako bumili nito. Ito lang, regalo lang sa amin to. Tapos bumili lang din ako ng pacifier. Dalawa lang din. Kasi gusto ko lang din i-try kung okay kay baby yung pacifier kasi ayoko naman din siyang overfed. So, hindi ko sure kung magiging magugustuhan din to ni baby. So, meron ditong 6 to 12 months na pacifier. Tapos, yung isa naman is pang newborn. So, yeah, newborn at 6 to 12 months. Dalawang klase na yung binili ko. And then, may nagregalo lang din sa atin ng storage bags para sa ating milk. Yan, kailangan din to. Kasi nga, pag marami tayong gatas, binilihan tayo ng maraming gatas, pwede natin itabi dito. Pwede natin siyang ilagay sa freezer para tumagal. So, yan, iregalo din sa amin. Pero bibili pa din ako ng dula na pump, yun yung mga wala pa ako, and yung storage bottles mismo. So, kasi ito, storage bags siya na plastic. Parang ganun. Tapos meron ding nagregalo sa amin nito, lagayan ng water ni baby. So, hindi pa naman ito pang newborn. Magagamit niya ito pag siguro pag 4 months na siya. And up, lagayan ng water, ng mga milk, ganyan. So, yan. Next, move naman tayo doon sa kanyang hygiene. Siyempre, kailangan din natin ng diapers. Yan. So, sa diapers, meron akong dalawang klase. Regalo lang din ito sa amin. Meron akong Pampers, Newborn, and Huggies. So, hindi ko kasi sigurado kung anong magiging hiyang si baby. Kaya, hindi muna kami nagdagdag. So, aalamin muna natin kung saan magiging hiyang si baby. Ito muna yung dadali natin sa hospital hanggang sa makauwi tayo. So, madami-dami naman ito. 40 pieces siya each. So, regalo lang din yan sa atin. Next, move naman tayo sa nursery care kit. Complete na siya. Ayan o. Meron na siyang nail cutter, meron na siyang nasal aspirator, teether, brush and comb, tapos meron na rin siyang gum massager, emergency information cards, storage keys, and then forehead thermometer strap. So yan, meron na siya. Diba? Ang cute, diba? Kung dito na, may toothbrush na rin siya. Ito yung regalo siya eh, sobrang cute. And may nagregalo pa din sa akin yung isa pa. So, I'm planning pa bumili ng thermometer na ano eh, thermal, yung regalo din sa akin ito. Set din siya. May damit, may bonnets, may mittens, and meron din siyang socks. So, neutral color. Cute, diba? Move naman tayo dito sa baby carrier ni baby. So, regalo lang din to sa amin. Ayan o. Dalawang klase na siya ng baby carrier. So, meron tayo ditong baby sling na tinatawag. So, baby sling, ganyan siya. Ayan, ganyan siya sinusuot kay baby. So, ito yung I think na ginagamit pag newborn pa lang. Hindi pa siya pwede dito sa may hip seat na tinatawag. So, ito kasi, ito yung sinasabi ko sa inyo, hip seat na tinatawag. Ayan. Yung may upuan na siya, so pag tinapit mo siya, meron na siyang hip
music. Diba? Sobrang cute. Tapos ito namang baby sling. Ito yung talagang kinakabit pa dito. So, meron na tayo nito. Hindi na tayo bibili. Next is bag ni baby. Ito. Yan. So, ito gagamitin ko to sa hospital bag ni baby. And then, eventually, kapag lalabas tayo, gagamitin natin ito. So, neutral lang din yung color niya. Marami siyang mga bulsa-bulsa. Maraming lagay. Siyempre, para sa mga bottles, water, ganyan. So, ayan. Yung bag ni baby. May nagligado din sa atin dito ng mga books. Ayan. Books for baby. Ayan. Actually, hindi pa naman ito magagamit ng newborn. Pero, kahit hindi pa kasi nakakabasa si baby, kailangan basahan na natin siya bago matulog. Kasi para maging smart si baby. Kasi kami ni Daddy Larry talaga, ang ginagawa namin, simula nung nalaman namin na si baby nakakarinig na, nag-start na kami mag-play ng mga music na nursery, may nursery rhymes, Christian songs, ganyan. Talagang every night, talagang nag-play kami ng music. And aside from that, binabasahan namin siya ng books, kahit nasa tummy ko pa lang siya, para ma-recognize niya na yung voice natin. So, yun talaga yung ginagawa namin ni Daddy Larry. And magiging smart si baby kapag ganun. So, eto, may nagregalo na ng gifts. And talagang si Daddy Larry talaga book lover siya. Kaya, bibili pa talaga kami ng mga ibang books ni baby. So, ayan. Eto pala, yung mga foam ni baby. Regalo to sa amin. Nakabili na kami ng isa. So, ito yung isa. Ayan o. Tapos, niregaluhan pa kami. And then, meron ding nagregalo ng pillow. Ayan o. Yung may pillow na tapos yung mayroong ganito. May hot dog. Lahat ng mga toys ni baby, lahat ng mga bottles ni baby, kailangan sterilize yun. So, I suggest magandang investment din po yung UV sterilizer for baby. So, meron na rin tayong ditong toys ni baby. Regalo din po yan. You have to make sure na lahat ng toys, pacifier, may, dapat lahat yan talagang i-sterilize yun bago nyo po ibigay kay baby. So, share ko lang sa inyo din. Meron ako ditong malunggay choco mix from Mother Nurture. Ito, mga pampagatas ni mommy. So, kailangan to with this one, Nita Lock. Kailangan talaga na hindi lang tayo kumakain ng mga masusansyang pagkain. Kailangan din natin sabayan nito. Kailangan natin mag-effort, magtiyaga, uminom at kumain ng mga masusansyang pagkain. So, aside from that, pinagregalo din sa akin ng nipple cream. So, yan. So, ito yung pagka nagsusugat na yung ating nipples. So, ito yung pwede nating ilagay. So, ayan. Actually, hindi ito para kay baby. Para sa akin din ito eh. Kasi ito talaga yung ginagamit ko sa skin ko. Aloe vera jeju gel. Ginagamit ko siya sa aking tummy para hindi ako magka-stretch mark. Pero hindi na ko ditong jeju eyes. Ang ganda kasi talaga sa skin ko nito. So, bumili talaga ako. Kasi nga maganda talaga siya sa skin ko. And hanggang ngayon, wala pa rin akong stretch mark. Sana magtuloy-tuloy. Mahalaga po na meron tayong feminine wash. Ayan. Para sa ating mga mommy. And then yung may betadine. Kasi pag nanganak ka na, kailangan mo yan. Okay? Mga mommy, huwag niyo kakalimutan. Meron din ako ditong disposable nursing pads. Ayan. Meron akong disposable. Tapos meron din ako ditong reusable naman. Washable. Ayan. Bumili lang ako ng magkaiba para matry ko lang din. Kaya niregaluhan tayo nito. So, magagamit talaga natin to para paglalabas tayo, hinitutulo-tulo ang ating milk. Ayan, diba? So, ayan. Bumili lang din ako ng maternity brush. Ano to eh, parang breastfeeding brush siya. I-open mo lang siya dito. I-flip siya. Ayan. Tapos yan ha, pwede nang dumedya si baby, diba? And then, bumili lang din ako ng maternity panties. Kailangan natin yan. Meron din tayong binder. Pagkapanganak, kailangan natin ng binder para bumalik ang ating kasiksihan. Tapos meron din ako binili isang klase, yung parang panty na siya. Tapos meron din siyang parang parang binder siya. Tapos meron din akong binili na pag-hulo na siya. Yan. Bumili rin ako ng nursing pillow. Yan. Sobrang halaga nito kasi nga kailangan natin to para magpapadede. Kinakabit lang yan dito, tapos ihiga mo lang si baby. Ako, gusto ko kasing matry to na parang nakikita ko kasi mas comfortable yung mga mommies dito. Kaya nagpabili na rin ako dito. So, ayan! Okay guys, so we're done na po dito
sa mga gamit ni baby, meron din akong i-share sa inyo na binili pa namin. Bumili kami ng stroller ni baby. Ang color po nun is black kasi gusto ko po talaga na pag nagkaroon kami ng next baby pa, magagamit pa po niya. It's either a girl or a boy. So, pwede siya. So, yun din yung tips ko sa inyo and suggestions ko sa inyo na kapag baby boy, huwag lahat color blue bibili nyo. Kapag baby girl, huwag lahat color pink. Bili kayo ng mga neutral colors para pwede nyo pa siyang magamit sa magiging next new baby. Meron din kami yung crib. So, may nagregalo sa amin ng crib. So, yun ay wood na color white na crib. So, color white siya. Na-request ko talaga sa kanya ng color white. Kasi nga, gusto ko magamit pa siya pagka nagkaroon kami ng another baby. Yun, guys! I think we're done. So, maraming salamat po sa panonood. I hope may natutunan at I hope nagustuhan niyo po itong video na ito. If you have any questions or any suggestions po na kailangan ko pang idagdag sa mga gamit ni baby, just comment down below po. Huwag po kayong mahiya. Sasagutin din po natin lahat ng mga questions nyo. Nasa description box below lang din po kung saan po namin binili yung mga ibang gamit. But mostly po dito talaga is regalo. So if you have any questions po, just check na lang po sa description box kung saan po kami namili, nag-shopping ng mga ibang gamit ni baby. And kung paano po yung paghahanda po na ginawa namin para sa mga gamit ni baby. So, thank you so much guys for watching. Don't forget to subscribe to our channel and see you on our next video. Bye-bye! Salamat po!